Mahigit sa 1,000 Pokemon Go gamers mula sa iba't ibang bahagi ng Nueva Ecija ang dumagsa sa Freedom Park, Cabanatuan City dahil sa free lures, free wifi mula sa Signal at Smart at free charging na inihandog ng pamalaang panlalawigan sa pagdiriwang na 120th taong anibersaryo ng unang sigaw ng Nueva Ecija na pinamagatang Pokemon Go Grand Lure Party. Inihandog din sa mga Pokemon trainers ang live band performances mula sa mga local bands at rappers ng probinsya, mga palaro at raffles na may iba't ibang papremyo. Ayon kay Apit Cruz, event organizer, dinarayo at naging tambayan ngayon ng mga Pokemon Go gamers ang Freedom Park dahil sa mga Pokestop na matatagpuan dito. It's an online application eh. It's an online GPS application kung saan ang challenge dito, manghuli ka ng Pokemon. Yung Pokemon nakakalat yan sa buong Pilipinas, sa buong mundo actually. Pero importante, malapit ka sa Pokestop. Itong Freedom Park, pinagpala ito. Napakaraming Pokestop na matatagpuan dito, tabi-tabi pa. Kaya dinadayo siya kahit hindi taga-Cabanatuan dahil sa mga Pokestops na matatagpuan dito. Yan yung binigyan ng libreng lure ngayon ni Gov Cherry Umali. Para sa mga Pokemon Go gamers, hindi lamang kasiyahan ang naidudulot ng paglalaro nito, kundi pagkakaroon din ng maraming kaibigan at naging daan din bilang alternatibong pagkakakitaan. Kagaya na lamang ni Jerome Bascos mula sa San Jose City, sa sobrang pagkahumaling nito sa paghahanap ng Pokemon ay mas pinili nitong mag-resign sa trabaho. Ngunit dahil din sa Pokemon Go ay nagkaroon ito ng alternatibong pagkakakitaan kung saan nagbebenta ito ng mga Pokemon souvenirs. Malaki po yung nag-epekto sa akin dahil nag-resign po ako sa trabaho ko. Ngayon po, in-adapt ko na rin po sa Pokemon Go, so nagpa-order na rin po ako ng mga t-shirt, ganun, mga souvenir po ng Pokemon. Nagpasalamat din ito kay Governor Zarina Cherry Umali dahil sa unang pagkakataon niya ay nabigyan ng ganitong uri ng kasiyahan ng mga gamers na katulad nito. Thank you po sa ating Gobernadora Cherry Umali dahil for the first time binigyan po ng chance yung mga gamer na katulad namin. Sana po magtuloy-tuloy. Kabilang din sa dumagsa sa Grand Lure Party ay ang 9 gulang na si Dexter Gutierrez kasamang kanyang ama na si Mark Gutierrez. Ayon kay Mark, bilang reward sa pagiging honor student ng kanyang anak na si Dexter ay pinapayagan itong paminsan-minsan ay makapag-enjoy ang anak sa pamamagitan ng mga online or cellphone games. Nakaka-enjoy po kasi mahilig po ako sa Pokemon. Kasi first honor po siya, tapos every exam niya, pagka academic excellence o kaya ganun siya, pinapayagan namin siya mag-games, mag-laptops, mag-ano. Kaya pag kami mga event din, hindi lang naman sa mga event na ganito, pinapayagan namin siya. Pero pagka hindi maganda yung grades, ayun, stop muna siya ng 1 week, ganun, mag-aaral muna. Ganun. Dagdag ni Mark, sa halip na droga ang atupagi ng mga kabataan ngayon, ay mas mainam na lamang anyang maakit ang mga ito sa paglalaro ng Pokemon Go. Okay yung event na to, sana marami pang event na ganito para maraming mga kabataan dito, imbis na mag-drugs, mag-ganyan-ganyan na lang. Diba? Jovelina Estrero para sa Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw!